kahit wala kami sa Pinas, nakagawa tayo ng masarap at paborito natin yung bilo-bilo dito sa may Hungary. Tara maaaray pa, samahan niyo kami magluto. Kaya dumiretso agad ako sa may locker ko para kunin yung mga gata na gagamitin natin mamaya. Gumawa talaga kami ng paraan para makagawa ng bilo-bilo at makapagluto. Nakakamiss talaga ang pagkaing Pinoy. Pagkakuha ko nga ng mga gata ay bumaba na ako sa may hagdanan. Sa may babanga ay nakita ko si parang Ted. Ayun no, kumakaway-kaway. Siya nga pala maaaray pa, dito tayo magluto sa may baba. Maraming kasi nagluto sa may taas, hindi ako makasingit. Siyempre wala na akong sinayang na oras, kaya ayun, nagugas na ako ng kamay para mabilog-bilog na natin yung ating glutinous flour. Siya nga pala mga karepa, ito nga palang ginagamit natin na glutinous ay galing pa to sa may Budapest. Bali nag-order kami mga karepa sa may Pinoy Basket. Buti na lang mga karepa, meron dun. Kaya sobrang tuwang-tuwa kami mga karepa dahil 3 months na kami nagkikrave neto. Alam niyo ba mga karepa, kwento ko lang sa inyo, naalala ko nung bata pa kami, nakatira pa kami sa may Bicol. Hindi ko pa nga alam kung ano ang glutinous flour dahil ang ginagamit namin doon ay kamoting kahoy. Laking probinsya ako mga karepa at sobrang batak na rin ako sa mga trabahong bukid. Wala lang, share ko lang. Tuwing hapon nga mga karepa ay inuutusan kami ng lola namin na pumunta sa may bukid. At sabi sa amin ni lola ay magkalot daw kami ng kamoting kahoy sa Bicol, magkalot, maghukay. Tapos may daladala kami mga sako dahil doon namin ilalagay lahat. At yung bukid nga namin mga karepa ay medyo may kalayuan. Nilalakad lang namin pero kayang-kaya naman, sanay na kami. Kung ako tatanungin nyo mga karepa kung anong mas masarap, kung glutinous ba or kamoting kahoy, ang may sasuggest ko sa inyo mga karepa, kamoting kahoy. Sige mga karepa, itry nyo man. Bali ang ginagawa pala namin mga karepa para mahuluman namin bilog yung kamoting kahoy, hinayad dyan namin o kinukudkod para maging pino siya. Tapos pipiga-pigain lang namin hanggang sa mawala na yung mga katas. At pagkatapos ng mga karepa, imumold namin ng bilog. At ito pa pala mga karepa, ang magsasabi ko sa inyo, kapag nasa probinsya kayo, makakapagluto kayo ng bilo-bilo na solid. Dahil sa bukid, maraming mga pwedeng isahog. Nandiyan na yung ube at langka. Dahil nga marami doon ang kamoting baging at saging, talagang sulit na sulit yung sahog ng ating bilo-bilo. Hindi na kami makarepa naghahapunan. Bali yun na yung hapunan namin dahil nakakabusog siya at mabigat siya sa may tiyan. Yun ang ginagandahan kapag nasa probinsya ka at marami kang tanim. At siya nga pala makarepa, ang kasama ko nga palang gagawa ay si Ate Joby. Grabe makarepa, napakasarap magluto ni Ate Joby. Lagi yung busog. Kapag meron siyang pagkain, binibigyan ako. Thank you Ate Joby. Ito nga pala mga karepa, mga ingredients natin. Walang saging sa burrito, kaya latundan na lang. Meron din kaming gata dito na nakalata. Meron na rin tayong nakareding asukal at vanilla flavor. Nakaredy na rin yung ating kamoting baging. Buti na lang meron dito nito mga karepa. At syempre, meron na rin tayong sago. Ito rin mga karepa, buti na lang meron sa may Pinoy Basket at nakabili rin kami. Kahit papano hindi kompleto ang ating bilo-bilo sa ingredients, at least mga karepa makakagawa pa rin tayo kahit wala tayo sa may Pinas. Bali ito nga pala mga karepa, pa magpapalapot ng ating bilo-bilo. Nagtunaw kami ng glutinous. At dahil nga okay na lahat at nakaredy na, magluluto na tayo mga karepa ng paborito nating bilo-bilo. Kaya agad ko nang sinalang yung ating kaserola na gagamitin natin sa pagluluto ng bilo-bilo. Tapos tinodo ko na rin yung kalan para agad uminit. Naglagay na rin kami ng konting tubig. At habang hindi pa kumukulo yung ating tubig, nilagay na namin agad yung ating gata. Bali dalawang lata muna ng gata ang gagamitin natin mga karepa. Dahil yung isa ay mamaya na lang. Baka kasi sakto na yung dalawang gata na to. Tantya-tantya lang mga karepa. Siyempre, naluhalo ko ng konti para mag-mix na yung ating gata at tubig. O ay na naman, imeyakos-meyakos mo na yan insan. Naku, nahawa na naman ako. Dahil kumukulo na yung ating gata, ilalagay na natin itong mga bilog-bilog na glutinous. O baka may mag-comment dyan ha, nagugas po ako ng kamay, malinis kamay ko. Nang nailagay ko na lahat, hinalo-halo ko ng dahan-dahan. Baka kasi magkadikit-dikit yung mga bilog-bilog. At buti na lang mga karepa, hindi, agad na luto yung ating glutinous. Kaya naghiwalay na sila agad. Uy, sana all naghihiwalay, parang kayo. Ha, joke lang. Dito nga nilagay na rin ako ng asukal para medyo sweet. Naku, sa ulo lang sweet yan. Pag tumagal yan, wala na. Parang yung relasyon nyo. Uy, baka may matamaan dyan ha. Joke lang po. Okay na mga karepa, mayakos-mayakos na natin yan. Ihalo-halo natin yan. Ano ba kasi mayakos-mayakos na yan? Nakakahawa talaga. Sunod naman mga karepa, inilagay ko na yung ating kamoting saging. Ano daw? Kamoting baging, repa. Ginagawa mo. Ihintuloy na wala ako sa focus sa pag-vlog ko. Ano-ano na nasasabi ko tuloy? Pagkalagay na natin ang ating kamoting saging. Huy, repa, ano ba? Kamoting baging. Ginagawa mo. Datao talaga sa sarili ko mga karepa. Pag-vlog ako. Oh, ayan na, nilagay ko na yung ating last na gata. Sorry mga karepa, nawawala lang sa focus sa pag-vlog. Ba naman yan? Pagkalagay ko nga ng last na gata mga karepa, nilagay ko na rin yung ating mga sago. Siyempre, hindi pwedeng mawala ito mga karepa. Isa to sa mga hinahanap ng mga bata kapag kumakain ng bilo-bilo. Next naman mga karepa, ilalagay na natin yung ating pampalapot. At dito nga, hinalo-halo ko na para lahat ay mag-mix. At yung mga lasa ay kumapit lalo sa ating mga sahog. Saka ko na rin tinakpan para agad kumulo. Makalipas nga ng ilang minuto ay kulong-kulong na yung ating bilo-bilo. Maglalagay na rin tayo ng vanilla flavor. Wala kasi ditong pandan, kaya eto na lang. At dahil nga mga karepa, kumukulo na at napakalapot na ng ating bilibilo, ang last na nilalagay natin itong mga saging. Talagang huli ito mga karepa dahil hindi siya saba. Baka kasi madurog kapag nilagay na natin agad. At sa wakas, luto na rin ang ating masarap
at paboritong bilo-bilo. Grabe, namiss ko to talaga mga krepa. Gutom na ako, takam na. Kaya agad kami lumabas dahil doon sa may kusina ay puno na ng mga tao. Nagsisipagluto na. Bali naglagay pala ako ng mga bilo-bilo sa may plato. Ipamimigay natin to sa iba dahil gusto daw nilang matikman. O diba mga krepa, kahit nasa hungry tayo, makakapagluto pa rin tayo ng Pinoy food. Gagawa talaga kami ng paraan para makapagluto nitong bilo-bilo na to. At siya nga pala mga krepa, nakwento rin namin to kay Sir Rolly. Kaya chinat namin siya ni Ate Joby at sabi namin na ipunta siya sa may accommodation dahil bibigyan namin siya at ipapatikim namin ang bilo-bilo na sinasabi namin sa kanya. Makalipas nga ng 10 minuto ay dumating na rin siya at nasa labas na ng gate naghihintay sa amin. Bilo-bilo! Yeah. It's hot! So, mainit yan. It's hot! Together, cook! Spicy! No! Ma'am! It's sweet! Salamat. Yeah. I'm here. Yun. Yung Ma'am Sylvia. Ma'am Sylvia, hello. Hello, Fred. Hello. Hello. Where are we in the driveway? Salamat. Yeah. Thank you. Yeah, before I have sticky rice, now. Yeah. Ay, your pasta so good. Yeah, Phenom, your pasta. Bye bye. Pag alis nila si Rolly, bumalik na kami sa may kubo. Sabi ko kay Ate Joby ay magbalot na lang ako. Nadalhin ko na lang sa may kwarto. Napakalamig sa labas mga karepa. Pa-winter na kasi. Baka hindi ko kayanin yung lamig. Salamat Ate Joby. Dahil sa iyo Ate Joby, natuloy na yung pagluluto natin ng bilo-bilo. O tara mga karepa, kain tayo. Sarap grabe mga karepa. Talaga nakakamiss talaga ang bilo-bilo ng Pinas. Solid. Kahit papano, nakakatikim-tikim tayo ng Pinoy food. Iba talaga kapag nakagista natin ang mga pagkain natin. Yung sariling atin talaga mga karepa. Tagang hanap-hanapin natin at mamimiss talaga natin ng sobra. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood. Please like, share and follow na rin po. Thank you.